Hi guys, this is Mikey. Welcome back to my channel. Kumusta, kumusta, kumusta ang lahat sa kani-kanilang mga bahay? At ito nga guys, wala pa akong linaw kung ano na ang ganap dito. Pero as of the moment, may mga naka-lockdown na naman daw na mga lugar sa kadahilan ng tumataas na naman ang bilang ng mga nagpa-positive. Alam nyo na yon. At eto nga guys, kaya nga kanina, actually dito sa lugar na to, kumbaga sa Pilipinas, dito sa town na to, kung saan ako naroon, ay okay naman dito. At so far, clear naman daw siya. And kaya nga kanina, lumabas kami ni my dear, kaya pala si my dear ay nandito kasi wala siyang work now kasi yung town kung saan siya nagwo-work is total lockdown guys, as in total, dahil yun na nga yung isang hospital daw dun is may isang doktor, one my dear, one doctor, may dalawang doktor na positive daw at nag-continue how many weeks continuing to receiving what is this for consultation for patients. Nag 1 week na daw guys na nag-a-accept pa din ng mga outpatient and inpatient dun sa hospital na yun, which is may dalawang doktor na positive. Kaya nung malaman ng Department of Health dito sa lugar nila, dito sa state na to ng Kerala, is kaagad-agad na nagdeklara ng total lockdown. Pero guys, hindi lang yun yung bayan na yun, yung mga katakatabi pa na bayan, yun yung mga nag total lockdown. Tapos yun na nga guys, at yung balita pa is ito, halos umabot ng 20,000 my dear positive cases. Halos umabot ng kulang-kulang 20,000 ang nagpunta doon para magpakonsulta. So lahat yun guys, iniimbestigahan gawa ng pangyayari na yun. Kasi guys, alam nyo, pag ganyan, minsan kasi, diba doktor sila? Minsan, I'm sure, alam nila nila na meron sila, pero yun na nga, natatakot nga sila na makalabas yung balita na yun, na meron sila, ganyan-ganyan. Anyway guys, another kwento ko is, ngayon nga, nagpunta kami ni my dear sa doktor ng aking balat na naman, dahil ito nga guys, ayan, mayroon na naman akong allergy. Buong katawan yan guys, hindi lang dito. Kahit itong face ko guys, kaya ganyan siya, para siyang laging haggard. Siyempre, nakadagdag pa ang aking buhok. Dahil, yung allergy talagang malakas guys, kasi parang medyo nagiinit din yung tenga ko na, pag ganyan talaga ako guys, hindi ko alam kung ano na naman yung nakapagpalala dito sa allergy ko na to. So wala akong choice, kailangan naming magpa-doktor. Thanks God nga na walang work si my dear, kaya nasamahan niya ako magpa-doktor. So ipapakita ko sa inyo yung pinuntahan namin today. Nakasama ko si my dear, kasama na nga yung place ng clinic ng doktor. Sa bahay lang siya guys, my dear, what do you call that, in the house only accepting outpatient? Sa bahay lang siya guys nagtatanggap, kasi parang nakita ko doon kasi guys, wala silang talagang clinic, parang yung bahay nila parang kinonvert yung kalahati ng maging parang semi-clinic siya, tama ba? Basta clinic siya guys doon, kasi parang yung family, kasi yung doktor nga is matanda na siya guys, kaya talagang batikan na, ang tawag nga natin batikan na. So nagpunta kami kanina, papakita ko sa inyo yung journey din namin, yung biyahe, kasi ito nga guys, hindi kami nakasasakyan, nakamotorsiklo kami. So yun na nga guys, tara, silip tayo sa video.
Nagpunta kami, guys, sa bangko. A few moments later. Ayan na nga, guys. Dito kami. New normal. I did. Look, guys. Ito, nakalabas ako. Pero super taki. Ang face lock. Naghahanap kasi kami, guys, ng sabon ng aking balat. Nakamask ako. Naghahanap kami ng sabon ng aking balat dahil super grabe ang kati ng balat ko, guys. Ayan. Super siyang namumula. So, naghahanap kami ni My Dear. Dito kami sa pinakabayan nila. Ayan. Look there. A few inches later. Punta kami sa doktor. Skin clinic, doktor. Ewan ko kung meron dito. Let's see and check. Eventually. Clinic, my dear? Home. Because all family is doctor. That's why. Consult home only. Because delicate in the hospital. Pharmacy, guys. Dito kami bibili ng gamot. Oh, ayan. Si My Dear. Ayan lang. 20 minutes later. Pauwi na kami, guys. Natapos na rin. After naming bumili nung nung gamot sa pharmacy, ayun, pauwi na kami. So, ito na yung daan. Papauwi namin. Ayan. As usual, guys, accessible na dyan kasi sabi ko nga, clear dito. Wala kaming, zero cases dito sa lugar na to, sa lugar namin. Eternity later. Guys, yun na nga, guys. Salamat at sinamahan nyo ako sa aking pagpa-check up ngayon ng aking balat. Sa awa ng Diyos, sana maging okay na siya. Ayan. Pinahiran ko na siya ng aking cream. Cream na nireseta ng doktor at uminom rin ako ng mga gamot ko. At ngayon, nakaligo na ako dahil after na matuyo yung hair ko ngayon is mag-i-sleeping beauty na ang lola nyo. And bago po tapusin ang aking vlog na ito for today, isa-shoutout ko dahil nagpa-shoutout ang aking friend ba? Charot. Ang aking friend at ang kanyang husbandry, si Miss Lilette. Ano bang apelyido mo? Ano bang apelyido ni husbandry Lester? Basta yun na yun, si Lilette siya. Kami siya, friend ko siya. Ex-colleague ko siya sa noon, sa previous company ko, at ang kanyang asawa. And congrats nga pala, hindi pa kita kinukongrats doon sa pagkakaroon nyo ng baby nung, kasi umalis kasi ako sa company, guys, buntis pa siya, malapit na siya nung manganak. November yata siya nanganak, hindi ko na maalala, Miss Day. But anyway, shout out sa iyo.
And syempre sa all friends ko dyan sa Dubai, si Celia, ang little girl, si Angie, at si ate, hindi ko sure kung nakabalik na siya, pero hope so makabalik na rin siya dahil na-stuck nga siya, guys. Dahil dun sa lockdown ng Pinas, syempre lahat, buong mundo naman. Ipapakita ko sa inyo ang mga picture ng friends ko, guys. Diyan. Tingnan nyo na lang. Lalo na si Miss Lilets. Talagang, nung maya, makita niya yata ako na nagbablog, ay panay pa shoutout ang lola mo. Charing. Anyway, guys, kung bago kayo sa channel ko at kung nagustuhan nyo ang video na to for today, i-like nyo na lang, i-share nyo, at mag-commenta rin kayo. Kaya, charing. And don't forget, guys, to subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Yun lang, guys, for today. Salamat. Hanggang sa muli. Stay safe, guys. God bless us all. Bye!